Dr. Ravito, bakit kailangan gamutin ang UTI or urinary tract infection sa mga buntis? Okay, kasi tumataas ang mga incidence ng infeksyon sa nanay at sa baby tulad ng mga infeksyon sa kidneys like mga pyelonephritis, tumataas din ang incidence ng mga hypertension, growth retardation, ibig sabihin hindi lumalaki ng maayos si baby, at saka lalong-lalo na preterm labor and preterm delivery. Kasi pagkakaalam natin kapag nagkakaroon ng urinary tract infection sa mga buntis, ito ang rason kung bakit nagkakaroon ng contraction sa kanilang mga matres, at ang bakterya na ito ay naglalabas ng cytokines and prostaglandin. Kaya sabi po nila, ang infection ay associated sa mga may preterm delivery. So ano po ibig sabihin, Dr. Ravito, ng preterm delivery? Okay, so preterm delivery is manganganak ang mother or lalabas si baby nang hindi sakto sa buwan. Ibig sabihin, less than 37 weeks. Kaya napaka-importante po pala sa mga nagbubuntis ang nagpapakonsulta. At itong UTI or urinary tract infection ay dapat nabibigyan po natin ng solusyon. So ang tanong po, doktora, syempre kapag po nagpakonsulta sa mga OB-GYN na kagaya nyo, kadalasan nagbibigay po kayo ng antibiotic. Tama po ba minsan ang mga buntis kailangan nila mag-self-medicate? Hindi po pwedeng mag-self-medicate ang mga buntis. Alalahanin natin maraming bawal sa mga buntis at kailangan magpakonsulta muna bago uminom ng kahit anong gamot. Ayan. So kapag po sila po ay nagagamot po ng antibiotic, mga ilang araw po bago nila dapat malaman na umi-effect ang antibiotic nila? So usually kung oral antibiotic o yung iniinom natin, usually will take 3 to 4 days bago umepekto. Okay. Ngunit kailangan nating kumpletuhin ng 7 araw ang antibiotic. Paano yung ating mga kababayan, ating mga follower na taga-probinsya? Kasi may nagtanong sa atin, Dr. Vito, okay po ba ang buko juice na lamang inumin dahil ang alam nila ang buko juice ay gamot sa UTI din po sa buntis? Pero totoo po ba ito? Hindi tama o hindi totoo, ang buko juice ay gamot sa UTI. So ang UTI ay kailangan pa rin na binibigyan ng antibiotic and proper hydration, ibig sabihin tubig. Pero hindi naman namin sinasabi na bawal uminom ng buko. Okay lang uminom ng buko as long as iinom tayo ng ating gamot at saka maraming tubig. Ayan. So pagkatapos po, doktora, matapos yung antibiotic, kailangan po ba ng follow-up sa mga buntis na may UTI? Opo, kailangan po natin mag-follow up sa ating mga OB-GYN para malaman kung talagang nawala na ang urinary tract infection ng ating mga mother. Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng mga simptomas, nahihirapan kayong umihi, feel nyo meron pa rin sa inyong pantog at napapadala sa inyong paghihi, palagi po kayong magpakonsulta sa ating malapit na doktor at sa mga OB-GYN po na kagaya po ng doktora, nang sa ganon mabigyan po kayo ng tamang gamot. Ito po si Dr. Ravito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal. Mapagpalang araw sa ating lahat.